Inggit ng kapitbahay. Ibinalik ng Pilipinas ang dalawang American F-22 sa Clark Air Base. Dalawang U.S. Air Force F-22 Raptors ang lumapag sa Clark Air Base sa Pilipinas noong nakaraang linggo sa isang hakbang na hudyat ng pagtaas ng pagsisikap sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panahon ng ehersisyo, ang mga piloto ng U.S. mula sa Alaska Base na 525 TIC Fighter Squadron ay sumali sa mga aviator mula sa 5 TIC Fighter Wing ng Philippine Air Force para sa mga flyover na mababa ang altitude, air combat maneuvering, formation training, at sa tulong ng isang KC-135 Stratotanker, air-to-air refueling sa ibabaw ng mahigpit na pinagtatalunang South China Sea. Ito ang unang pagkakataon na ang mga F-22 o anumang ikalimang henerasyong sasakyang panghimpapawid ay lumapag at nagpatakbo sa labas ng Pilipinas, sabi ni Cap. Carl Scruder, isa sa mga piloto ng Raptor, sa isang release. Ang milestone na ito, kasama ang isang kaalyado sa rehiyon, ay tumutulong sa pagbibigay ng katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Ang katatagan ng rehiyon ay naging lalong tumitirik na pokus ng dalawang militar, habang patuloy na lumalabas ang mga banta sa labas ng Beijing. Bagamat ipinagbabawal ng saligang batas ng Pilipinas ang permanenteng pagbabase ng mga dayuhang tropa, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng dalawang bansa ay nagbibigay daan para sa mas mataas na bakas ng mga puwersang Amerikano sa pamamagitan ng pag-ikot sa ilang mga paunang natukoy na lokasyon. Ang EDCA ay isang mahalagang haligi ng alyansa ng US, Philippines, na sumusuporta sa pinagsamang pagsasanay, at interoperability sa pagitan ng ating mga puwersa, sabi ng mga opisyal ng DOD noong Pebrero. Ang pagpapalawak ng EDCA ay gagawing mas malakas at mas matatag ang ating alyansa, at mapapabilis ang modernisasyon ng ating pinagsamang kakayahan sa militar. Kasama sa EDCA ang pagbibigay sa mga puwersa ng US ng access sa ilang mga kampo ng militar, isa sa mga ito, ang Basa Air Base sa Pampanga sa Isla ng Luzon, ay naglunsad ng US$25 million na pagsasaayos ng runway nito bilang paghahanda upang magamit bilang hub para sa Joint Task Force. Exercises at Humanitarian Assistance, unang iniulat ng USNI News. Apat pang natukoy na mga site na kasalukuyang nakatakdang mag-host ng mga pag-ikot ng US ay ang Mactan Benito Ebuen Air Base, Cebu, Antonio Bautista Air Base, Palawan, Fort Magsaysay, Nueva Ecija, at Lumbia Air Base, Cagayan de Oro. Ang mga karagdagang lokasyon na hindi pa natukoy ay inaasahang ilalabas sa malapit na hinaharap. Sa isang hiwalay na hakbang tungo sa pagkontra sa agresyon at propaganda ng China, inihayag ng Philippine Coast Guard noong Marso, 8 na magsisimula itong ibunyag sa publiko ang mga agresibong aksyon na ginawa ng China sa South China Sea. Ang kamakailang inilabas na footage ay naglalarawan ng isang naturang insidente noong Feb. 6, kung saan ang isang barko na kabilang sa China Coast Guard ay nagtutok ng isang military laser sa isang barko ng Pilipinas, na panandaliang nabulag ang ilang mga tripulante. Ang sunod-sunod na mga anunsyo nitong mga nakaraang buwan ay kasunod ng panahon ng tensyon sa pagitan ng US at Pilipinas, nang magbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na putulin ang ugnayang militar sa Washington at umayon sa China at Russia. Ang kahalili ni Duterte, si Ferdinand Marcos, ay nagtrabaho upang matunaw ang mga relasyon, maging ang pag-host kay Vice President Kamala Harris noong Nobyembre.